site ng moon shard is parang baliwala. Ang ginawa ngayon ni Ice Frog, ginawa niyang 25% na lang yung vision, yung reduced vision. Mm. So pwedeng pa rin nandoon pa rin yung additional buff ng moon shard just in case, because moon shards right now are really good hero since alchemist got buffed. Yeah. A lot. So yung ginawa nilang ano eh, yung ginawa nilang balance kumbaga. Pero there's this ano din, there's this discussion din pare na alchemist has fallen from heaven. Talaga mga kaibigan, sabihin natin si alchemist dito isang fallen angel siya na nanggaling sa pinakataas ng PJ natin, biglang binagsak. Hanggang ngayon nakabagsak pa siya. And pakiramdam ko yung magiging datingan natin ni paring ano natin ni paring alchemist natin sa lahat ng buffs na binibigay sa kanya, magiging less shock siya. Si less shock hindi talaga siya nakakuha ng isang major na buff. Nag-adapt lang lahat. Nag-adapt lumakas. Ayun, pakiramdam ko yun yung mangyayari kay alchemist ko. Dito. Yun nga. Kasi ano, ang ano pa lang kasi, the meta is still young mga kaibigan. It's still open to all builds, all heroes. Ang dami pang hindi na-discover dito. And wala pang tournament, so these pro teams can't really show us kung paano talaga siya gagamitin eh. And well, MPGL is a good opportunity for them to showcase their talents, yeah. And also knowing around how well you build your team. Diyan may kita yan eh, kung maayos na ba yung paghahabol niyo sa meta. Mm. Kung ito na ba yung team na yung hero na gagamitin natin, ano yung timpla? Parang yun ang nangyayari. Ano yung timpla? And still mga kaibigan, Spectre dito. Spectre is one of those heroes na kaya talagang pumanak sa may backline. Well, technically Slark. Sabihin natin to. Slark is one of those heroes talaga na can actually counter a Spectre. Actually, vice versa lang kung sino talaga yung pinakamauna sa kanila. If Slark dito can actually get the Spectre ng mabilis, he's gonna have the advantage. But Spectre dito, if he goes unscathed, bago pa mangyari lahat dito sa Slark, makuha niya yung items niya, it's going to be very hard din naman against the Slark. Pero eto ah, Pepehands. Ano ba ang pick na pwede nilang gawin dito? And tingin ko kailangan nila ng pushing hero since masyado mahina yung pushing capability. And also adding to that what you mentioned earlier, Slark versus Spectre. Pag-usapan natin yung mga kaibigan. Si Slark, pwede siyang kumuha ng Silver Edge na pwedeng tanggalin yung passive ni Spectre. Maganda rin yung pang team fight. Kasi si Spectre naman, kapag yan nakaipon at nakapag-Radiance or kahit Eye of Skadi, pwede siyang mag-man fight kay Slark, kaya sila pumick ng Oracle. I think it's Pepehand's they really knew that nag-prepare sila for a Slark pick. That's why they picked this Oracle with a false promise. It will at least buy some time or force Slark to get his Essence Shift stacks. For Spectre, also a good target. Pero tingnan natin, Outworld Devour pick for Detonator. This will be their mid lane hero. So Spectre will be the core hero. Bane, position 5 since Nightstalker is on play and Batrider in the off lane. So I think Death Prophet. Nabana pala yung Death Prophet from Detonator. Ano tingin mo, bro? Magandang. The mid laner dito for the Pepehands. I mean, Terror Blade maybe. That is going to be very greedy. I mean, you have the Slark already. Mm-hmm. Magiging mahirap na yan. Dragonite is out of the question. Binan na dito ng Pepehands and the Outworld Devourer na ang kinuha nila dito, but the Viper is still open. Ayun, ito na yung lane dominator ng Team Pepehands, and he will be playing against Outworld Devourer. When it comes to laning matchup, Outworld Devourer versus Viper. I think if Viper or if Team Pepehands were able to at least rotate their Skyrat mage on the mid lane and also with the Oracle, they can take this advantage to at least slow down Nasjo on his Outworld Devourer. Mm-hmm. Pero eto na nga mga kaibigan, eto na ang ating first game ng Series 2, Detonator versus Pepehands. Pakilagay na lang sa chat kung sino nga ba ang napupusuan mong team dito. Alam mo, in just a few seconds, papasok na tayo sa game. Looking at their drafts, yung mid lane nila dito is going to be very, very important. Mm-hmm. Yung mga lane dominators natin dito, there is a possibility na magkapatayan sila. Mm-hmm. There's a possibility na hindi. But, kung sino man ang makakuha ng upper hand dito, will make the life of their opponent so, so bad. Sobrang hirap talaga. Magiging sobrang hirap ng buhay niya dun sa lane. And considering mga kaibigan, that is a Viper. The OD dito,
alam mo, kailangan niya talaga ingatan dito kung paano siya gagalaw eh. Kasi, alam mo, Viper, first kill lang ka lang yan. Technically, you're just gonna take damage. And kapag ka sumagot ka naman ng sarili mong retaliation, the corrosive skin will actually get to you din. So, isa pa yung patay magic reduction pa ng corrosive skin. Pero tingin ko ang mangyari dito depende yan sa ikot ng mga supports eh, for both teams. If the supports were able to assist their mid laners or how often they're able to pressure the mid lane, it will be much more successful for the mid laners. Since both heroes are lane dominators, tagang supports ang gagawa niyan. Pero ito na nga mga kaibigan, let's go for the team rundown dito bago pa tayo magkasuntukan. Team rundown. Naku, easy lang. Easy lang tayo dyan mga kaibigan. Pero bago tayo mag-team rundown mga kaibigan, let's go for the... Ito na, kailangan mag-usapan. Medyo na-stall ko lang eh. Pero Detonator dito, Owa on the Bane, Abing as a Spectre, Nash on the Outward Power, Juice as Night Stalker, and Yaj on the Battle Rider. And also on Team Pepehands, on the Dark Team, we have Kat on Slark, 2D on Axe, Fixers on Viper, Insidious C on Oracle, and Polison on Skywrath Mage. Oh, ang laso ni Polison mga kaibigan, pero may suntukan na nangyari no, dito. Ang early. Ito na. Ito na sinasabi ko. Owa, Kat. Ang dami niyang essence ship stacks, 6 essence ship stacks, but he's able to run away. Yan ang sinasabi ko, yung essence shift. So, meron siyang essence shift stacks, tingin ko mag-run down sila. Parang gagawin nila is, if ever there's any opportunity for Slark to hit the enemy hero, he will do it. Pero alam mo si Jules dito, iba pa rin yung ano eh, iba pa rin yung duo nila ni Edge. Si Edge bestie niya kasi yan. Bestie niya yan, Trey. So, eto na nga. So, magandang connection yan, Tol. Oh, pero ito, Battle Hunger build pa rin ang kinuha dito, mga kaibigan. Pointing it on Jules. And Jules dito, won't really get the last hit. So, technically, he needs to go for a deny dito just to get this out. Mm-hmm. And with the Skywrath Mage, medyo mapaparusahan pa siya pagka kinuha niya yung deny eh. Oo, kasi parang experience na rin yan eh. Yung experience kasi ng deny, mapupunta nung kung ano eh. Parang, inihintay mo lang yung ano eh. Parang hinihintay mo lang yung opportunity to at least disrupt the enemy heroes or at least hold them down to get their XP. Level ang labanan dyan for the early laning phase. At bago pa nga natin makalimutan parang TDC, don't forget to share the stream link. It's www.twitch.tv/MineskiTV. Pakita yung sa mga tropa nyo. Naglalaro si Idol Jules. Yun! Naglalaro si Idol Jules. Ay, Nightstalker ni Jules pala. NS ni Jules. NS ni Jules. Hashtag NS ni Jules. Mm. So, top lane. Well, lane equilibrium, rather lane matchup, napakaganda. So, tingin ko, ano lang yan, poking lang yan. Parang, they're just testing the waters, for short. Well, on the bottom lane, we have 2D, Jules, and Yaj. Tingin ko, si Yaj, pwede na siyang pwede na siyang iwanan si Jules, mag-stack siya ng creeps. So, it will be easier for him to get his blink dagger, or maybe his drums afterwards. Pero ito na ko po sila, Insidious si dito, ah. Medyo sila ay binibigyan dito ng isang Spectre at Spectre dito just really try and get his farm. Ito naman talaga yung pinaka-idea dito but Puloson actually rotating at mid and they will try to really dominate pa dito mga kaibigan si Nasio. At ito na, makita mo yung damage out. Ang sakit ng damage niya. Isipin mo parang wala pang null talisman yan. Lalo pong nagka-malapad na ng int yan. No, you know, essence ship, 8. Nako. 8 mga kaibigan, 8 kabaong mga kaibigan. Nako. Yun ang mahirap kasi dyan eh. Alam natin na si Abing kailangan niya ng good start para makapag ano. Yung ano yun eh, more on momentum based kasi si Spectre eh. Kapag sa early game talagang wala siyang kill potential, depende kung minax out niya yung stifling dagger niya. Also, ang gagawin lang niya is mag-farm for the first 10 minutes. Tingin ko Vanguard is also good for Abing, so at least more sustainability. But tingin ko kaya si Owa eh, ang parang sumusuporta kay Abing. Oh, X-Factor dito pinaka si Owa eh. Kung isipin mo, infeeble lang, mababato niya with the Nightmare. Can good actually man. Stop yung pupuntahan dito. Pero 2D, si Yaj, 6 stacks mga kaibigan! Ang dami nun! Makatakbo 20 mga bestie. Pero Nasio dito, tinamaan na naman. Sadly, hindi siya naduraan ni Fixers dito. But Fixers will just go for the creeps. And the creeps ang kaaway mga kaibigan. Creeps ang kaaway niya. Pati makikita mo yung positioning ni Skywrath Mage. Doon siya position na sobrang layo sa Viper. Kasi para hindi maghati yung XP gain. Lahat ng XP na kay Fixers lang. Kaso ito yata. Sinasyo na naman dito. Ayun, dinuraan. Tama lang.
Tamang aggression lang coming out dito for Ignacio, pero ito si Jules dito, hindi pa gabi, pero this is the perfect opportunity to him, for him to actually get a grasp kung ano ba yung nangyari sa iba't ibang lanes kasi paggabi na rin eh. It's almost 4 minutes. Pati yung ginawa ng Pepehands diyan, talagang finurse nila na umikot yung isang support. Para kasi alam nila na magpo 4 minute mark na. Kapag si ano kasi, pag si Jules, hindi niya ginamit yung TP niya bago mag 4 minute, andun yung counter initiation play. So alam na nila nakaka-TP lang ni ano ni Jules. So tingin ko they can play safely now. Pero naku, well, sila 2D dito, pinipilit talaga nila si Yaj. At kapag si Yaj dito, mga kaibigan, ay nakalaban, gabi na, Puloson dito, tumatakbo mag-isa, pero wala na silang pang stand doon. Tipi lang sa mukha. 6 stacks naman, man. Ay, grabe, ito pa yung Fireflight. Mukhang mamamatay si 2D. He used his battle hunger, but then again, Yaj will take the kill and that will be denied rather nung sa ano sa battle hunger nila. Napakaganda na yun ng, ano, nung matchup ng mid lane. Alam mo, Min, may nagsabi sa chat natin. Parang pang BBA sideline kasi yung tunog ng boses ni TDC. Oo nga, marami nga ding nagsasabi. Ano mo, sabihin mo nga, and running on the outside. And running on the outside, we have. At grabe, maganda nga pala yung ano ngayon, ha, yung sa, BBA, sa NBA ngayon. Ha. Pero, kala ko maganda yung mga derby ngayon. Pero abing dito mga kaibigan. Ito na. As si Abing using his stifling dagger, trying to apply some pressure on Insidious C and also Cat, but si Cat yata. Ay, ito yung item ni Spectre. So he can go for Ring of Basilius. Owa will just TP away. There's no disable for him to cancel. So 2-0, early lead for Team Detonator, bro. Pero yun, naku, si Yudge dito. Pangatlo na yan, Ton. Sa kanya lahat ng kiss niya. Ay, tinaman! Naku, sa pool pa rin. Hindi siya nakapag-TP out. Pero tatlong beses na yun. So, tingin ko pwede siyang kumuha agad ng drums of endurance dito para ayan, no? para narinig ko na yung tatlong beses na yan eh. Hindi ko nasasabihin ko sa pero tatlong beses na yan. Si ano, si Tito Badang, si Tito B, no? Si Tito B. Tito B, Tito B. Wala ang sasabihin si Tito B. Pangalawang beses na yan. Ay, ito pangatlong beses na to. Oh, pangatlong beses na yan. So, talaga, yung pala, pangalawa lang. Pangalawa lang. Tingin ko pwede nang ano eh, pwede nang mag-play safe dito si 2D. Mm-hmm. At hayaan na ni ano ni Batrider si Jules. Aso, uy, mukhang nagkakapitsaan sa top lane. Cat and Abing. Abing, they're both level 4 and but still the pressure is up. Oh, ito na nga yung sinasabi natin. The silence is enough, mga kaibigan. Pero Fixers dito is going down steadily, mga kaibigan. Fairy Fire will be used, pero Yaj will get away. But and then yung pressure eh. But si Owen nandito na rin. Paulson looking for a kill here. Yaj able to run away. He's also used this. Si Yaj bumalik. Insidious. Grabe. Si Insidious looking for a kill. Dagdag insulto, mga kaibigan. Yeah, nahuli. Nahuli na naman sila. Uy! Binitawan, no look, mga kaibigan. Binigay but still, na. It won't be enough. Kasi level 6 na siya. Sige, kunin nyo na yan. At least level, pati dagdag gold for the supports. Mm. At grabe yung ikot nila, no? Lahat respond talaga. Kung sakali meron magkaroon ng momentum yung or at least opportunity yung detonator na talagang mag-contest, they will go through. Kasi yung pagkasabi ko kanina, parang sila eh. Sila yung team na hyper-aggressive eh. 6 minutes in, we have 8 kills and 6 minutes on the clock. 2k net worth lead for Team Detonator. Talagang pressure is up for Axe to get his Blink Dagger as soon as possible. Alam mo, yung Battle Hunger build din kasi talaga yung pumilay sa kasarili niya eh. Kasi if you will go for the Battle Hunger skill, i-up mo siya. That means you're sacrificing yung call mo. So you don't really have a way to stop the ano eh, the Batrider for the aggression. Mahirapan din sila pati yung armor kasi ng Battle Hunger tingin ko hindi sapat eh. Well, Battle Hunger will be used to control at least slow down well, fly or the Firefly from Batrider pero hindi nagwo-work out. Pero eto na nga mga kaibigan, Outer Devourer dito with 2 null talismans. Alam mo, tamang init na si Nasho dito. He knows that he's not really dominating the lane although nakakuha na sila ng kill dito na madami-dami. He needs that extra boost pa to lane well against the Viper. And I think that is a good decision coming out from him. Tama yun. Kasi ang mangyayari kasi niyan kapag naiwan. So ngayon, ano siya, free farm siya ngayon, free lane siya ngayon. Pero nandun na rin si Viper sa mid lane. Pero yung opportunity, yung time spent na libre siya, it's also a good space for him to get his additional items on top lane. Mukhang mahuhuli yata si Owa. Insidious will be the ones going to take the kill. I will try to dodge away inside the three lines. Cat. Oh mo, makakajuke yata siya yung stifling dagger and he's out, mga kaibigan. But eto na nga mga kaibigan,
medyo nahihirapan na dito yung ano ah, yung Spectre natin. I mean, kanina, in terms of levels, kayang-kaya niya pang buli-bulihin dito yung Snark. But now, with the Essence Shift, and tinan mo dito yung buhay ni Abing, oh. Ang buhay ni Abing, Spectral Dagger na lang ang puhunan niya para makakuha ng creeps dito. Hindi siya makakalapit eh. Pag lumapit siya, kukuha na siya ng stacks ni ano, ni Kat. Mm. Ang mahirap pa niyan, bawat isang Essence Shift, minus 1 to all stats kay ano, kay Abing. Mm. So, laking ano talaga to. So, tingin ko kailangan nilang i-keep up yung pressure for Pepehands to at least dominate the mid game, kasi papasok na tayo ng mid game eh. So, ito na yata, Nasjo with the Astral. Yaj is also there with just the Flaming Lasso. They're able to hold down this Viper. Fixers might go down, and will Oracle try to save him, or will try to save his comrade, but they're looking for Poloson. Poloson trying to run away. Nasjo, oh, he used this ultimate, and Jules double kill. Ito na yung ano, Night Stalker ni Jules Tol. Mm-hmm. Na pinapakita na ni ano ni Jules yung ano niya, Night Stalker niya. Pero eto na si 2D, mga kaibigan. Bakit ka tumapat sa Odi? Tingin ko wala na siyang stress eh. Alam mo, okay lang, naiintindihan ko pa kung nahirapan ka katapat yung ano eh, Batrider eh. Pero kung tatapatan mo dito, yung Odi lalo, parang ka nag-aanap ng sama ng sakit sa katawan eh. parang, sige, lipat na nga lang ako ng mid-lane. Lipat akong lane, saan ka pupunta? Sa mid, nako, Odi yun nandun. Ah, napasubo ako dito pre, palipat uli ng lane. Ay, naku, eto na yung NS ni Jules. Ito yung Jules na kilala ko. Oh, pero Yaj dito, lumipat sila ng target. So, technically, they can't really go for any kill dito, mga kaibigan. Nag-aagawan lang sila dyan sa Ancient Cup. Sa stacks na yan, eh. Additional yan. Eh. So, well, it might be enough for them to at least swing the gold for about 1k net worth. But 4k, pressure is being applied to Rudy, or rather the Axe, almost going down with Yaj. Yaj also popping his Firefly to gain vision. So, wala na eh. Na-clear na yung cups eh. So, they will just disengage. Maganda yung paggamit ni Jules ng Darkness dun, ha. He actually got 2 kills out of that. Sulit na sulit. Napaganda yan. So, Abing will change lane on the bottom lane since it's really difficult for him to farm on the top lane. And tingin ko mas safe kasi yung bottom lane eh. Kaya umikot si Axe eh. And nakikita mo ngayon, Abing going for a Vanguard. At least, that should be enough sustainability to for... Kasi yung gamit nila eh, yung Skyrat eh. Pag nagkaroon ng opportunity si Axe na huliin si Abing, kailangan niya, pag wala siyang Vanguard, mamamatay ka agad siya sa ultimate ni Skyrat Mage. But eto mga kaibigan na, Abing just farming up. I mean, sabihin natin dito na ang daas ng pressure na binabato ng Pepehands. Pero pressure is useless kung hindi mo may execute to into kills or tower downs. Taka, may hirapan talaga sila kung sakali. Pero Axe, dagger na dito. Ah, okay. May dagger na yung Axe. Tingin ko ano na yan, iikot na yan. Level 6 Oy, na ba si Batrider? Pero sabay din yung nakuha, mga kaibigan. Parehong dagger dito. So it's just a matter of who gets who. Mm-hmm. Who will initiate first. May lamang na agad sila nun. Kapag nakahuli na si Batrider, hihilahin lang niya. Tapos, kapag hindi ready yung Team Pepehand, talaga may hirapan sila this part of the game. Pero ito, Viper dito with the threads na din. They are all getting their core items up na it's 12 minutes into the game. Magiging mainit ang laban na to considering mga kaibigan na si Jules dito is trying to evade kung ano man yung babato dito ni Snark, pero nahuli dun si Owa, and Owa will just go for the TP. Kitang-kita siya dun, pero nahuli ang ward na nilapag niya. Nahuli agad yun. Pati ano yun eh. Oh, Spectre Hunt will kick in. 2D. Oh! Uy, napagat ng laso nun. Trying to separate controlled the rest. Controlled na to. Controlled na talaga yan. 2D, you can't run away from that one. And again, another kill for Jules. And Yaj looking for more. Fixers trying to... napakabagal nung cast ng turnaround, turn rate niya. Grabe yung stacks ni Yaj, yung slow niya. Pati si Jules will also take a double kill here. 10 to 4, 5k net worth lead for Detonator. Alam mo, just knowing dito kung paano nila hinandle yung buong teamfight na yun, that was actually going to be a very disastrous situation for Detonator dito. Ang ganda ng pasok ng ano. Ang ganda ng pasok ng Axe. But, mabilis ang kamay ni Kuya natin, Yaj. Hindi siya kinakpal nung araw na yun. Uy! Patay. Masyado siyang pumasok sa loob, wala silang vision, at nabigla sila ng dalawang supports. So, 10 to 5, and, well, adding to it, bro, yung tagang Axe initiation, eh. Pinakita nila, ito yung, ano, eh, yung
blink dagger reveal for both team. Mm. So talagang nagulat sila. Hindi nila alam na talaga meron ng blink dagger si Axe. Hindi rin alam nung kabilang side na meron blink dagger si Yaj. Mm. Alam mo si Abing dito magba-vanguard eh. Ay hindi. Hindi, mag-rush na yata. Mag-rush na ata siya. Region. Wala naman siyang binili. Sinabi siguro ng mga teammates niya, mag-rages na siya. Maganda naman yung takbo ng laro natin ngayon. Hindi ka naman nila pinapakialaman. At the same time, wala ka naman silang palag sa amin. So mag-regions ka na. Rekta mo na regions yan. Baka parang andiyan yung power spike niya eh. 2D. With a nice call, mukhang mauhuli. Hindi na siya kailangan magkaling blade. Who gets who, mga kaibigan? Yun ang laro ngayon. Mm. Kung sinong mauna, yun ang makakalamang baga. Pero naku naman talaga, nakapag-double damage. Double damage rin pa si Nasjo. Tingnan natin kung saan yung mga gamit niya. May yung tier 1 tower on the mid lane, almost going down. But Fixers will also be here to at least defend and apply some pressure or push back the lanes just in case. While Jules, it's nighttime, they're looking for a kill. Viper is still open, that's why Viper is hiding behind this tier 1 tower, playing defensively. And again, Abing. Just like what you mentioned earlier, bro. Abing is not contested on this lane. Walang magbibigay sa kanya dito, and they're gonna go for the Night Stalker again. Grabe yun. Pero, alam mo yun, that was... na yun. Apat sila eh. Apat sila. They're actually committing 4 heroes for 1 kill na sobrang warded pa dun sa lugar na yun. A lot of resources are being put in into stopping dito, mga kaibigan, yung mga tao sa taas. Tama eh. Kasi tingin ko, uy, habang nangyayari yun, mukhang mahuhuli yata. Batrider will use his ultimate, pero nandun yung false promise. Yaj trying to run away, and again, the calling blade straight to the nape of Batrider. Talagang pinilayan nila si Batrider doon, tol. Hindi nila pinagyan ng pagkakataon. Grabe naman yung mga wordings mo doon, Kuya TDC. Straight for the nape. Straight for the nape. Ay, sa batok. Oh. alam ko lang, nape eh. Nape force. Kasi yung impact, yung nakakarindi lalo pag maganda yung headset. Diba yung tunog nung calling blade? Pang! Napakasakit nun. Alam mo ba dati may mga nakalaro ako? Tapos, hindi ko kilala yung iba. Aksya. Tapos ang ganda ng laro niya. Tapos sabi niya, sana pinalitan niyo na lang yung pangalan ng team niyo. Ginawa niyo na lang basketball ring kasi ang sarap niyo dakdakan. Grabe yun, no? Sira agad yung sisira talaga yung ano mo, no? Triggered yung mga yun. Isipin mo pangalan ng team niyo, basketball ring. Bad trip yun. Siguro isipin nun. Pucha, wala tayong mga comeback. Wala tayong may babato pabalik. Pero naku, si Insidious eh. Insidious si denying. Kala ko, makakaritela pa siya dyan. Madaming biktima, mga kaibigan, ng karitela. And Owa and Nash dito. Going in. They're gonna go and try to get a kill. Oy! Pero dalawang tao ang nandito. Naku naman! Ano nangyari doon? Napalaban! Naku, napaganda. Oh, ay, double man berserker's call. And this will be the end of Owa and Nasjo on the bottom lane. It's a 5-man assault. 2-4-0 exchange. Grabe yun. Hindi nila akalain na nandun yung ano yung ibang team ng Pepehands eh. And to be honest, parang ano parang TDC. You can't really expect to get a clean pick off dito for the side of Detonator. Why? Nakikita naman natin sa galaw dito ng Pepehands is they want to group up and punish yung mga papasok sa kanila. Mm-hmm. Kanina pa nangyayari yun. And technically, for at that moment, nakita mo yung Sky, ilang beses na yan. Ay, nako. Biglang pumasok sa isip ko, oh, sorry, sorry. Ilang beses na yan. Tama nga naman. Ilang beses na yan. They're just grouping up. Awesome. Ngayon, alam nila na sobrang aggressive nito ng Detonator. They will go for the 2-man, 3-man pick-offs. Kapag lima sila, and meron silang axe, they have the clear advantage. So, counterplays nung Pepehands. Like, napakaganda. Eh, nabigyan sila. And I think it will lose the momentum. Oy, kasi Jules, Yaj with the blink, and here comes Abing looking for the Skywrath Mage. 2, they able to run away, but where's the catch? And they will just disengage. 1 kill for the Skywrath Mage, but will it be enough though for the side of Team Detonator? Jules still looking for more. They'll also use the knockback, at least trying to hold down 2D, but 2D is way too far. Tamang turtle lang, mga kaibigan, for the side of Detonator dito. I mean, you need to wait for the Spectre kasi for his Regents. And now, hindi naman ibig sabihin na may Regents na siya. Means na kayang may panalo tong game na to. I mean, the Regents does work with the Hunt. Pero kasi kailangan niya pa ng onting items pa dito just to be online eh. You don't really go online with the Regents alone. Tingin ko, yung Regents is parang pampabilis ng farm niya para makuha niya yung next core item. It's a farm accelerator. Tama yun.
mukha parang ano, parang Battle Fury sa mga single target heroes, just like Juggernaut. Pagpunta sa may Battle Fury ka na, makapag-farm ka na mas mabilis into a butterfly or whatsoever. Ito ang problema, pre. Yeah. Ito ang problema. Shadow Blade na siya. Shadow Blade na to. Kaya na humuli ng mga kill na ito. Yung mga supports, kailangan mag-ingat dyan. Pag nakahuli yan ng supports, talagang yun na yung simula ng power spike niya. Batrider, pararamdam ko, isa din sa mga pinaka-primary target niya yan eh. Oo. Na kapag ka, ang Batrider hindi mauna sa'yo yan, you're going to have a hard time fending off against the start. Uy! Mukhang mahuhuli yata si paring Jules. False promise will also be committed, I think that's not needed anymore. Kasi Yaj, nagkakarambulan! Si Slark, grabe mga... aatras lang yan. Tapos pagbalik niya, puno at bubuhay niya. Then may meron pang Fiend's Grip. They're trying to hold down this Viper. But the damage, is it enough though? Fixers is still able to go down. No, he will. And he will go down. But Polosan will run away with 2D. But here comes Abing with a good 4-staff. Yaj also on the back lines. Regents to eh. Naku, ito na yung Regents burn na sinasabi ko. Kaso may hold down. Stifling Dagger. He went on the high ground. So they will just disengage. Still a good exchange for Team Detonator. It, Jules versus Viper. Tingin ko okay na yun, solid na yun for Detonator eh. Then again, parang TDC, they used a lot of resources nila, no? Ultimates just to secure that kill. Just to secure that one kill na nakuha nila dito ng the Viper. And you really wouldn't want that. Kasi kung titignan mo dito, Pepehand, yung laban nila dito, mabilis lang eh. They can go for the call, yung Viper dito, yung Viper Strike, ang bilis lang. Parang on round the clock, ready sila lumaban. Lagi ganun silang handa. Oh, lagi silang handa. Ang late lang din kasi ng cooldown ng mga ultimates nila eh, kung tutusin eh. At yung momentum na yan, sabihin mo, meron ng Radiance si Abing. Parang kinontrol nila, sineparate nila yung... ito na nga sinasabi natin, si Boss Yaj, nahuli. Naku, may Astral defensive Astral Imprisonment, but they're not done yet. OD is also there. OD will go down first. They're looking for Yaj, but they will just disengage. 2D, mukhang mamamatay yata, and he will be the casualty. 2-4-1 exchange in favor of Team Detonator. OD, tol. Oh. Sinubukan niyang isave yung kapit. Pero ito si Puloson, ang last ni Puloson na Spirit Vessel, mga kaibigan. Tinanggal, pero hindi mapipigilan si pari natin, Jules. And Jules dito, still going for more. Try to go for Insidious. See, may stun pa rin yan, mga kaibigan. The silence is there. At with that TP, titigil lang dito si pari, Jules natin. Pero ayaw talaga tumigil! Fixers pa rin, mukhang 3 versus 1, and he will go down. Another kill for Jules. Pati bro, mga minsan mo lahat ng kills na kay Jules, ah. 7-2. Para kay Jules, mga alam kaibigan. Mo, bawal ang picture dito eh. kaya tinatanggal lagi, no? Parang tinatanggal lagi ni paring Jules. Ayaw niyo sa picture. Ayaw niyo sa picture. Talagang makakasuhon siya dyan. So, Fixers, again, still down for the next 25 seconds. At lagi siya namamatay. Ang mangyayari kasi dyan, yung Viper, kapag nakokontrol mo siya, nakokontrol, when it comes to late game, at wala siyang item, naku, parang lang siyang paniki na ano, na sumusundot-sundot sa'yo. Yung impact niya, kumbaga, parang hindi ganun kalakas. Less to no impact talaga yung nangyayari dito. But, eto ha. Yung Spectre kasi dito, they're really answering yung OD. Sabihin natin yun. Sobrang ganda na pag-answer nila sa OD dito. Pero kasi, ngayon may Radiance na to si, ano, si Abing. Mm-hmm. Hindi nakalaban ang ano dito, OD. Mm-hmm. Ang kalaban nyo dito, yung Spectre na. Kung paano nyo papabilisin yung kung paano niyo papatagalin yung pagkuha niya ng ibang items. Kasi kung ganito yung nangyayari, 10k na yung net worth lead niya. Layo. 10k na yung net worth niya dito, 2k net worth lead niya na dito, mga kaibigan, sa isang Stark. Ang layo na nito. Sobrang layo. Oo, tingin mo 8k lang yung ano, 8k lang yung Stark. At kapag ang inang kailangan nila eh, OD parang second priority na lang yung kumbaga. Ang first priority na tutulong niya, sabi mo bro, yung Spectre. Kaso yung Spectre, kasi hindi mo na pwedeng kontrahin yan eh. 25 na, ay almost 22 minutes na yung ano yung laro. So talagang mahihirapan at mahihirapan sila mag-catch up. Ang gagawin lang yun ni Nasjo, group up as 4, and then wait for the ultimate of Spectre to go online, and once it's already online, it's time for them to go. But eto na nga, mga kaibigan. Medyo tumigil ang game natin ngayon, at habang tumatagal itong game na to, pumababor na pumababor si Detonator. Sa Detonator, tama. Kasi ano yan eh, parang yung time na hindi nyo ginugo na ginugo yung Spectre, matik money machine yan eh. Oo. Yung time na hindi nyo ginugo na ginugo yung Spectre is the time na nakakapag soak up siya sa gold, na nababagay niya yung items niya sa game natin. And yun yung lakas ng isang Spectre. Kapag
Naku, napatay pa ng neutral creeps. Bakit? Ala, napatay siya ng neutral creeps. Tingin ko sobrang damage din niya yung next pick yung damage na yun. Ay, nakastack kasi. Parang ko may prowler dun eh. Oo, mayroong prowler yun. May prowler yan, kaya Matic. Nabawasan bigla. Kasi alam ko, nagko-call yan eh. Mm. Magko-call siya, tataas yung armor niya, na-prowler, ayun, pagkatanggal ng call, wala na. Lambot yun, na kain bubog. Kaso habang nangyayari ang Brad Butters, mukhang magkakaroon tayo ng rotation from the side of Team Detonator. They're looking for a catch here, Yaj. Uy, sobrang salubsob na si Yaj, pero wala silang vision. And the rest of Team Pepehands are on the other side of the map, so I think they will just try to initiate or at least take down this tier 2 tower in the bottom lane. Darkness will be used, reducing some of the vision. So, tingnan natin. Tingin ko may idea rin yung Pepehands na nasa bottom lane sila eh. That's why they're taking down this mid lane instead. Pero eto ah. Kasi abing dito, we'll just go for the tower. And dahil lang sa isang TP mga kaibigan, pwede po kasi search dito. Pero naku po, support mga kaibigan yung kanyang dagger dito. Oy, nilubog na naman. Ang ganda talaga ng galawan ni Nasio dito. Lagi yung nasasalba. Pero eto, pwede mahuli ito mga kaibigan. Uy, tumalon. Tumipi. Uy, ultimate. Kala mo makakatakas ka sa amin. Hindi ka makakatakas, kaibigan. 46 seconds on the death timer without any buyback. 10k network lead. Ito na yung sinasabi ko. Pag na-control na nila yung ano, yung Slark, mahirap na yun kasi from the early part na-control na nila yung Viper eh. Hindi na problema yung Viper, problema lang dyan yung Slark. So, kailangan gawin ni Slark is mag-ingat siya na mag-ingat. Hindi kailangan niyang i-prevent yung ganitong klaseng patay. Kasi pag siya na mamatay, wala. Objective taken. 200 pero ito si Jules ang nahuli at si Jules ay mabibigyan, pero naku po, tinalo na ng mga kaibigan, pero si Yaj dito going for the counter initiation. Here comes the last of mga kaibigan. Nasio dito will go for the astral imprisonment mga kaibigan on the Skyrat Mage. They want 2D, they know kapag napatay na si 2D dito mahirapan sila mag-initiate mga kaibigan, and they will go for the Skyrat next. That is 2 kills mga kaibigan for 1. Pati ang ganda ng revenge kill nila. Pinatay na yun si Jules ah. Kala nyo hanggang dun lang yun. You will not go away from that part of the map without being contested. Ang ginagawa ng Detonator, meron silang revenge kill. Meron silang revenge potential. And with that, they're able to take down 3 heroes on the bottom lane in exchange for jewels. Alam mo, Min, madami pala nagpapashoutout sa atin dito eh. Idol Butters, pabati naman, watching while nanonood here at Malolos, Bulacan. Uy, I hope habang watching while nanonood ka dyan. Watching while nanonood. Sana kumakain ka din while eating. Mm-hmm. Kasi alam mo, dapat nag-dinner na kayo ngayon eh. 8:52 na, medyo late na. Kailangan nakakain na kayo or kumakain na kayo kumakain ngayon. Hindi sila dyan. Pati parang ano yun, no? Medyo redundant siya. Kumbaga, redundant. Hindi siya redundant. Redundant. Sobrang gulo niya. Sobrang ulit niya. Redundant mga redundant na. Ito. Ay, sinashoutout ko nga pala sila Sean Caleb, sila Carlo. Shoutout dyan mga nanonood. But ito mga kaibigan, si Kurt Cobain 311 is new here. Say hello. Hello, Kurt Cobain. Alam mo, idol natin yan si Kurt Cobain. Idol natin yan. Nirvana yan, man. Oo. Kaso, nakakalungkot nga nung ginawa niya sa sarili niya yun. Wala tayo magagawa dyan. Alam mo, paminsan talaga, hindi mo na kinakaya. Pero okay lang yan. Meron ka makakausap, pero ito, no, false promise. Ang pangakong napako, mapapako. Oh! Ata dito, nakatalon mga kaibigan. Pero abing on the backlines, try to take down mga kaibigan yung mga supports dito. Viper ang sunod niyang target. But still, kaso mo mahuhuli yata si Slark trying to run away, pero may Stifling Dagger to slow him down. Viper Slark will be used on Jules trying to slow him at the same time, but it will try to disengage Abing again with a double kill, but they're not done yet. Here comes the Nightmare, but it will go, or OD will go down, and this will be the casualty on the Detonator side. Fixtures will also go down. It will be killed by Abing. Kaso mukhang clutch plays yata. Owa will able to dodge and sidestep away from Cat. Cat will go down. Abing on a triple kill, but it's not done yet. It might be an ultra kill for Abing. Insidious will go down. They're looking for more. Abing, it might be a rampage for Abing. One more attack damage, but Vi. Kinuha! Hindi si Vi, hindi yun si Vi. Si Yaj pala. Lumalabas yung inner ano ko eh, inner probinsyano ko eh. Mm. But again, it's a team wipe for Team Detonator, and they will take the prize. Tier 2 tower will go down, and they can try to transition in this Roshan, but I think they will choose to siege the Tier 3 tower instead. The problem is OD ang first target nila. OD, sabihin natin, okay na, it's a logical decision to actually go for the OD first.
But then again, kung ganito nakalakas, ito si Abing. Si Abing talagang ano eh, hirap, hirap talaga. Ito na naman, yung nilaasan na naman nila at ubus na naman si Poloson. And this will be a tier 3 tower. Now the shrines are now open for them to take, bro. And then, they're not gonna go for it. I mean, walang reason para magmadali. I mean, shutdown na shutdown yung Slark dito. In terms of net worth, 8,733 na siya dito. Top 4 heroes pala ng ano, ng nasa network chart natin are all from Detonator. Oo, at ito na naman sila, Kat. Sinusubukan talaga na humanap ng paraan para makuha tong ano eh, para makuha tong game na to pabalik. Pero, alam mo yun, habang tumatagal itong laro, pawala ng pawala yung hawak nila dito eh. I mean, hanggang sa mamaya, bibitaw na lang talaga sila dito. Hindi nakakayanin. They might as well call GG. Mm. Yun talaga yung pinaka-aspeto dito. And, mind you, parang Tadza, wala pa nakukuha ang Roshan dito. Wala pang Roshan attempt na nangyayari dito. It has been 29 minutes. I mean, for both teams naman dito, their Roshan pickup isn't really that good. They don't have a hero talaga na kaya mag-Roshan ng isang mabilis dito. Tama. But, ang pinaka-difference lang nila is, Detonator dito has the backup, the insurance policy with the Spectre. Meron you start dito. Rest back sila, kahit napabilis lang. Naku, nakasod pa dito. Nakasod, maghahanap yata. Mukhang maikutan yata nila yung nasa bottom lane. That's a Slark with Axe. But it won't be an opening. Abing sieging this tier 3 tower on the mid lane. Or rather, this Rax on the mid lane. Abing, meron na siyang Radiance, Diffusal Blade, at Manta Style. Talagang mahihirapan sila. Sobrang kunit with 2,400 HP. With also 25 armor. Napasak na. Si Tuti pumasok! Ito nahuli. One deleted. One down on the side of Detonator. He will also buy back. Ito ang problema, man. Pumasok na dito si Abing. Ito na si Abing. This is the Abing show. Abing show yan talaga, mga kaibigan. Fixers still there. Stifling Dagger. But they will just look for 2D. At habang nangyayari, ginugulo ni Jules yung nasa backline at tumukuha sila. Oy! Pinasapog! Pinobak! Gabi si Fixers yata. Pumasok si Jules! Gabi! Ibang nagamlakat, matatag talaga si Jules. Baka Jules yan! Nangyari sa inyo? Jules yan eh! O si Jets dito, sabi niya, ako sasalo para sa'yo, bestie! Bestie kita! Hindi kita kakayaan. Takbo ka lang. Kung bahala. Gawin mo ang gusto mo. Live free. Go Jules. On without me. Kaso mukhang ito yata si Poloson. Ito, objective has been taken. Objective. There's no Rax in the mid lane. So, buffed up na yung melee creeps pati range creeps ng Detonator. So, the creeps will just push on the mid lane and they can also apply. Or at least take down Roshan. Tingin ko gusto ko makakita ng Roshan fight dito. Eh. Tingin ko yun yung kailangan ng Pepehands. Since pang-backup nila kung sakali mapatay. Alam mo, pre. yun yung medyo nakakaano dun eh. Roshan fight. Technically, it's not going to be a fight dahil yung Detonator dito. Yun na nga. They will just stomp all over it, Pepehands talagang dito. Dominate. Yung Detonator, they will just detonate their bomb and take down Pepe Life. Naku, pero naku! Ito yung sinasabi. Oh, si Owa dito, mga kaibigan. Pero Owa, hindi kinalapag ata yung ward niya eh. So, that was a unnecessary death for him. So, ang dami nagpapa-shoutout dito, parang Tads. Shoutout daw sa Team Sonic. Shoutout daw sa Moncada Taklak, lalo na kay Jovel. Uy, shoutout sa inyo. Ayan o, yung iba, ikaw na bahala. Shoutout nga pala kay Candy Grace, streamer yan, follow sa kanya. Viewer from Italy, pa-shoutout po, shoutout sa iyo, Candy Grace. And also, walang pambiling pagkain, si Admiral Bulldog approves. Pero mamaya na yan, parang ano, naku po, na-hex dito, nabigyan. Nabigyan niya yata, mukhang may false promise, they're trying to control this axe. Kaso yung damage output ni Odin nandun din, Scott trying to help him out. But then again, uy! Si Fixers, mukhang kumakain siya maraming damage. This is a team wipe for Team Detonator. 5-for-1 exchange and they will now try to end the game. Taking Roshan first. But again, inunahan sila ng call. May GG na. Alam mo, yun na yung request mo. Roshan fight. Roshan fight. Yun na yun. Biligyan yun tayo. Karinig tayo. Dahil yung request ng mga caster natin. Oo. Bibigyan natin sila ng Roshan fight. It wasn't really a fight. It was Detonator just forcing their will dito sa side ng Pepehands. Grabe. Ibang klase. Kasi mo, ano yun eh, inunahan agad nila yung axe eh. Yung axe lang sobrang kunat sa kanila. Once na nahuli nila yung ano, yung axe, wala na. Domination from Team Detonator, napakagandang play. So, eto na nga mga kaibigan. Pa-shoutout nga mga kaibigan dito kay ano, kay Jetro. Pa-shoutout daw kay Jetro. At
Lagay niyo na yung mga pa-shoutout niyo dyan. I think nasabi na rin sa atin ng mga director natin na we do have a 3-minute delay for your shoutouts kasi technically this is an online tournament and we can't really afford to have stream sniping dito yes. Kasi that will give a certain amount of advantage sa isang team na alam yung link sa isang team na walang link. So, technically, hindi talaga natin pwede gawin yun. Hindi pwede yun. This is a very prestigious tournament. You can't really give that out. So, ayun na nga mga kaibigan. Mamaya, ilagay yun dyan. Susubukan namin daanan yung mga shoutouts nyo. Yes. That game was truly one-sided. I mean, sana mangyari kanina yung nangyari dito sa Taskus Titans game na both teams talaga nag-clash talaga. Because I want to see good Dota talaga dito ngayong araw. Pati ganun yun eh. I think it's an abing show eh. It's abing show talaga yun. It's an abing show. Talagang sobrang ano, hindi nila na-control yung spectre kasi. Yeah. Abing show mga kaibigan. And it is what it is mga kaibigan. 1-0 na ang score natin ngayon. This is a best of 2 series. Game 2 coming up next mga kaibigan. I am Butters. Kasama ko ngayon si TDZ. At magbabalik kami after a very short